iniisip natin na kapag tayo ay nagsisilbi at nag-aalay ng ating oras at panahon sa Diyos, ito ay nangangahulugan na ligtas tayo sa mga pagsubok ng buhay. Iniisip natin na dahil lagi tayo sa simbahan at nagdarasal, hindi na niya tayo aatangan ng mabigat na suliranin. Pero marami tayong nababalitaan ng mga taong itinuturing na malalapit sa Diyos ang siya pang nagkakaroon ng napakabigat na trahedya sa buhay. Ano kaya ang nararamdaman nila? Dapat ba nilang questionin ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos? Tunghayan po natin ang natatanging kasaysayan sa gabing ito. Charo, magandang gabi sa iyo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Bong. Ang kasaysayang ilalahad ko ngayon ay hindi sa akin nangyari, kundi sa matalik kong kaibigan, si Elmer. Pagkababata kaming dalawa, sabay na nagbinata. Malapit na malapit ang kalooban namin sa isa't isa, para nangang magkapatid ang turingan namin. Panganay siya sa tatlong anak ni na Aling Carmen at Mang Mando. Masasabi kong masaya ang kanilang pamilya sa kabila ng katotohanang mahirap lang sila. Pareho kami sa napakaraming bagay. Ambisyon, pangarap, maging sa paniniwala. Pareho kami sa kristan sa parokya sa aming bayan. Salamatan kanya. Pinaghati-hati niyo. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ayahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Parang nagsimba mo yun, ha? Pangako, Father. At saka hindi lang po ngayon nangyari yan. Eh, medyo isang buwan na pong laging pumusimbahan kapag oras na misa. Good morning, ha. Natutuwa ako at ang mga tao ay nagbabalik loob na sa Diyos. Sana nga po, tuloy-tuloy na po yung pagbabalik loob niya sa Diyos. Sana nga. At sana huwag nang maulit ang nangyari nun. Dahil malaking pinsala din ang ginulit ng bagyo niya. Eh nga po, naalala ko po. Halos wala naman tirang bahay dito sa atin. Good morning. Good morning nga. Halos sa ating mga panalan ay namibugay sa baha. Lahat ng mga hayop na matay. Eh, akala ko nga ng mga tao dito, wala ng pag-asang bumangon itong bahay natin. Parang bang wala sila ng pag-asa? Hindi lang pag-asa, Elmer. Nawalan din sila ng pananalig sa Diyos. Abay, sinisi nila ang Panginoon dahil sa trahedyang yon. Simula noon, naging malayo na ang kanilang mga puso sa Panginoon. Yun yung mga panahon yung magbibilang mo sa mga daliri ang nagsisimba at nag-aalay ng panahon sa Kanya. Mali po yung Father. Dapat hindi na sinisi ang Diyos. Batay ka. Oh, may maliliit kayo sa trabaho, ah. Oo nga. Hmm? Eh, nalibang ko kami. O siya, Father. O siya, sige, lakad na kayo. Sige, Father. At bayan kayo ng Diyos. Mag-iingat kayo, ha?
ako. Mabuti mo, wala siya ang kinita ng tatay mo kagayon. Ayan, may mga kasalubong tayo. Fried chicken at saka pansit. Oh. Sarap yan! Umuwala na kayo sa akin. Hindi na nakakalimutan ng Diyos. Gusto ba yung natin makakalimutan tumawag sa kanya? Hindi na, manat na naman ang pare. Mamaya pa yung misa, Father Elmer. Mamaya ka na mag-serpon. Bakit? Ito ang mo sinasabi ko ah. Kahit may ligab lang tayo, wala lang tayong grabing problema at malabang sakit. Kaya, ibig sabihin nun, kung hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Pero hindi tayo pwedeng umasa lang sa kinikita ng tatay mo, Elmer. Hindi maglaon, magkaroon din tayo ng malaking problema. Ikaw naman kasi, hindi ka pa naghanap ng ibang trabaho eh. Ba't na, may trabaho naman ako ah. Alin! Yung sa tanyer, eh magkano nga ang kinikita mo doon? Hindi pa sapat yung sa panggastos mo sa sarili mo. Hindi naman po ako pwede pumasok sa ibang trabaho eh. Eh, kita niyo nga ako, hindi ako nakatapos ng high school. Anong walang trabaho makikita? Paano yung mga kaklase mo? Ang gaganda naman ang buhay nila. Kasi nagtatrabaho sila sa bayan. Ikaw nagtitiis ka dito sa baryo natin. Ano ba mapapala mo dyan sa pagsasakrista na yan? Carmen, ano ba yan? Ayun na. Pinag-iitin mo na si Elmer ah. Oo na, bakit pag-aaga mo nagising? Alas 5 ka na dumating kanina eh. Ingay-ingay nyo. Saka naalala ko itong malok at yung pansit na yan. Saka narito itong mga anak natin na ko ang tataba. Lalakas kumain. Lalo ito si Erin. Lakas kumain ito ah. Oo nga. Ito man, kita mo sa pakpak nga lang yung kain ko eh. Sa pakpak lang yan? Ay, nakasama na nga mga kalokohan na yan. Sige, maupo ka naman doon. Meron akong tinabi na hita ng malok para sa'yo. Talaga? Siyempre. Ano gusto ko sa'yo? Lagi mo akong... Uy, ha? Ayun na naman, ha? Sweet ka na! Kumaga ka kayo, ha? Tumigil na kayo dyan, kumain na. Damaga mo. Oo, oo. Anong oras na? Kumain ka ba? Kaya kuyo ko yung batok. Bom, kaya na bom. Sige, tapos mo. Elmer, gusto mo makanti dyan ng kilos at mga kaya dito kay Bong. Lagi na lang pinag-iintay mo ito yung umaga. Size sa kaibigan mo yan, ha? Kaya mo yung tinapay mo. Kumaunan na po kami, Tay. Talaga yan. Tay, muunan na po kami. Sige po. Dawa ka lang, Jose. Nay! Oo, ako kami. Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kami. Ah, sige. Mag-ingat kayo, ha? Ayun na. Si Carmen, saan pinag-iintay mo si Elmer? Pasalamat tayo sa pamilya natin meron isang nagsisilbi sa Diyos. Ayan. Sa nag-altar. May problema ka na naman. Sino? Ate Mina mo? Naisip ko lang. Ernel, simula ng pagkabata natin, nagsisilbi na tayo dito sa simbahang ito. Sa buong buhay ko, minsan lang ako humiling na mabigat sa Diyos. Na sana, makapasa ang ating nila ko sa board exam. Nanginis na kasi siya. Nakapasa na. May kalasensya na. Baka kapag abroad na siya, kahit paano, makakaahon na kami sa hirap. Awa na kasi talaga ako sa mga magulang ko eh. Alam mo, bigong-bigong ng inay kita eh. Si ate naman, lalo nang nawawala ng tiwala sa sarili. Nararamdaman ko. Bakit kaya ganun? Bakit ba hindi pinagbigyan ng Diyos ang kahilingan ko? Bong. Ang Diyos, paano para sa buhay ng lahat ng tao? Ano nga ito yun, di ba? Paano siya para sa ating nina mo? At saka lahat ng tao nagdadaan sa pagsubok.
Mas mahirap pa nga pagsubok ng ibang tao eh. Mas maganda nang hintay dyan para sa ating nina mo. Basta't may buhay, pag-asa pang umasenso tao. Tandaan mo yan. Tara na! Tara na sinag! Antara! Tara na! Tara! Ha? Layo! Mahal mo! Ganyan si Elmer Chow. Tuwing may problema ako at tuwing nalulungkot, konting paliwanag lang niya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Ganoon kalalim ang pagiging magkaibigan namin. Masasabi ko nang siya ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob na humarap sa mga problema sa buhay. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na siya ang mawawala ng tibay ng loob na labanan ang mga pagsubok sa buhay. Nagsimula ang lahat ng isang araw ay... Salamat po. Napuntaan kayo kanila agad sa mga pakisabi na lang ang Diyos na isa si Diyos na at na dahil din ang si Tatay! Nabudulan takang jeep namin na maneho niya! Ha? Hindi makayanan ni Aling Carmen ang pagkawala ni Mang Mando at Charo. Laking gulat ng maraming nakipaglamay nang magwala si Aling Carmen sa harap ng bangkay ng asawa. Nagsisisigaw na sinumpa nito ang malaking krus at pinagbabasag ang mga ilaw punerarya sa tabi. Kinilabutan kami ni Elmer sa tagpong iyon. Buong akala namin ay dala lang ito ng labis na pighati. Nagdaan ang mga araw at doon namin napatunayan na tuluyan ang tumalikod si Aling Carmen sa Diyos. Ang kinuha niya ang tatay mo, wala na rin ang paniniwala ko sa kanya. Huwag kayo masulta ng ganyan, Nay. Tama na po. Tama na! Kung gusto mo ipagpatuloy ang pagsisilbi mo sa kanya, bahala ka. Kung gusto mong magpaluko sa kanya ng tuluyan, bahala ka. Pero, huwag mo akong magdalaman sa paniniwala ko. Ayaw, parang tinitingnan ko na yung chat. Balik, bumaligas na ang pamahay na! Talaga. Carmen naman ako. Nandito naman ako. Para pasahin ka. Nadling, bilis-bilis mo. Hina-hina lang. Diyan pa nga ako. Eh, ba't kiniglalasing? Para makalimot. Tara, muna tayo. Tara, tulungan mo. Tara, tulungan mo. Ano naman inaayang nanay mo eh. Diba tulungan nga namin siya para makalimot eh. Hindi naman po yun ang paraan para makalimot ang isang tao eh. Tara, masa tayo, Nay. Tara na, tara na. Tara. Eh, ano? Magsilbi na lang kayo sa simbahan. Para kayong mga tuta. Sunod kayo ng sunod. Tuluyan nang nawala ng direksyon ang buhay ni Aling Carmen.
Bukod sa paglalasing, nalulung na rin siya sa sugan. Kitang-kita ko ang pagpupumilit ni Elmer na lumaban sa mga problemang ito, na huwag bumitaw sa pananampalataya, sa pag-asang maaayos din ang lahat. Itigil sa pag-aayos mo. Ha? Bakit? Wala naman pang ilon. Sabi ko sa kanya, itigil mo sa pag-aaral. Hanggang makaipon ako. Ang hirap pala maging padre de familia. Hindi ko na kaya. Bigla-bigla kasi yung pagkapatay ni Itay. Sino naman? Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa. Teka. Hindi yata si Elmer ang kausap ko ah. Ikaw pa? Nawawala ng pag-asa sa buhay? Hanggang kaming bigay ng payan eh. Pero ako lang pala susuko. Subok ng binigay ng Diyos sa akin Ninong na lang ang tawag sa akin. Sige po. Ikaw naman, Elmer. Tumama mo na pa. Kinuha ko na nga pala yung binali mo sa akin noong Linggo. Pasensya ka na at gipit ako. Ako nga ako dapat humingi ng dispensa sa inyo. Wala yun. Alis muna ako. Mag-ice na lang kayo dyan. Sige nga. Sige po, Mangkano. Sige po, Ninong. Wala, Elmer. Meron sana akong gusto itanong sa'yo eh. Pero... huwag ka magagalit, ha? Ano yun? Eh, kasi... balitang-balita kasi dito sa atin na ano eh. Yung bang... yung tungkol sa nanay mo at saka kay Narding? Wala yan. Chismis lang yan. Magkaibigan lang sila! Binibigyan lang sila ng mali sa ibang tao! Kuya, yan ang hirap sa'yo eh. Napakabait mo. Ayaw mong pagdudahan ng ibang tao. Ayaw mong mag-isip ng masama sa ibang tao. May relasyon silang dalawa. At alam na lang buong bari yun!
Magal na mo. Makanta na nga yung tao eh. Ano ba? Bakit? Ang ganda mo kasi eh. Baka, baka isinibig ka ako. Amo, kailangan malaman na nila na nagmamahalan tayo. Ayan, Mom. Malaman din nila ngayon. Huwag mo na ngayon. Benit na kasi ako eh. Gusto ko nang isigaw sa buong mundo na mahal na mahal kita. Alam ko naman yun eh. Chismis lang. Hindi pala totoo. Hindi mo lang na sinabi sa amin. Hindi ko na alam ang gagawin ko ba. Wala ako sa matalik kong kaibigan, Charo. Noon ko lamang siya nakitang umiyak. Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko para tulungan siya, para suportahan siya sa oras ng pagsubok. Nakita ko ang pagpupumilit ni Elmer na labanan ang pagsubok na iyon. Pinilit pa rin niyang maging matatag. Isang araw, ano nangyari dito sa labas? Ano nangyari? Nay! Nay! Oh, Elmer. Mabuti't dumating ka. Ikaw na nga ang magpaliwala sa mga kapatid mo. Ang ano? Na dito natitira ang Tatay Narding niyo. Tatay Narding? Oo! Magsasama na kami. Nagmamahala naman kami. Ngayon naman! Oh, Carmen. Saan ka pupunta? Mag-iossin muna ako sa iyo. Oo, huwag kang masyadong lumayo, ha? Hindi niyo ba kami tatanungin? Tatanungin? Bakit? Magpapasok kayo ng ibang lalaki sa loob ng bahay ng tatay namin? Hindi ito ang bahay ng tatay mo. Bahay namin dalawa ito. Kaya ngayon, napatay na siya. Akin na ang bahay na ito. Kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Hindi ako kailangan magpaalam sa inyo. Talaga bang wala na kaming halaga sa inyo? Talaga bang puro sarili nila iniisip nyo? Akala ko ba mahal nyo itay? Oy, huwag na huwag mong questionin ang pagmamahal ko sa tatay mo. Alam mo siya ang dahilan kung bakit nagkagulo tayo. Kung mayroon mang sisisihin, yan ang ay Diyos mo! Kahit tama na naman sasak mo, mga arte mo! Kung ayaw mo sa tatay na rin mo, magsigayas ko sa pamamahay ko!
Elmer, kailan ka ba magsusweldo? Wala na tayong bigas eh. Ay, kakabigay ko lang sa inyo kahapon ah. Tapos na! Bayad ako ng utang natin ka Ali Marin. Kulang pa nga yun eh. Hindi ko nga totoo yun eh. Sinisigil pa nga kanina eh. Ay, konting tipid naman. Paggastos natin. Di ba kayo na rin nagsabi sa akin na magtipid tayo dahil kulang-kulang yung kinikita ko? Ay, para sa atin naman to eh. Tipid lang ng konti. Kinikwentahan mo ba ako sa pera binibigay mo sa akin, ha? Hindi naman ako sa ganun. Oy, Elmer. Itong tandaan mo. Magmula nang sinilang kita. Ngayon ka lang magbibigay sa akin ng pera. Sinusumbatan pa ako. Na hindi ko po kayo sinusumbatan. Anong tawag sa sinagawa mo? Hindi ka bang susumbat yan? Kung magsalita ka pa ng laki-laking pera binibigay mo sa akin, kulang pa kayo sa... Kulang pa? Kulang pa? Kulang pa para sa pang-inom nyo? Pambili nyo ng ala? Ha? Kulang pa para sa paggastos sa pagsugal? Kulang pa para sa nalagin nyo? Oh! Itong tandaan mo. Kailan! Magpasalamat kayo na hindi ko pa tinatalikuran ang responsibilidad ko sa inyo! Responsibilidad! At utang na loob pa pala namin ang babuhin ng tahanan to. Nakakahiya kayo, Nay. Ito ay panyo hose sa bayan, eh! Wala biya! Nay! Nay! Sada, basta umalis lang tayo dito. Hindi tayo mahal na nanay. Wala na siyang isip, hindi natin ngayon. Konting tiis na lang. Makakahanap na kami ibang trabaho. At tumataas ng konting sweldo ko. Ililipat na tayo ng tirahan. Pwede naman kita tulungan ko eh. Pwede ako magtrabaho. Magtitimba ako sa palengke. Hindi. Gusto ko makatapos kayo sa pag-aaral mo. Kahit ba, magkandarapan na ako sa trabaho ko. Basta ba maabot niyo ang pangarap mo? Ikaw, maging accountant. Pipiliti ko naman maging dentista ka. Diba yun ang gusto mo? Kaya, kung mag-asawa ka ba pawabayaan mo rin kami? Hindi ko magagawa sa inyo yun. E paano kung mag-asawa mo, hindi ka mo mahal? Kung hindi ka mamahalin, hindi iwanan ko siya. Totoo kuya, hindi mo gagawin sa amin yung ginagawa ng nanay. Hindi ko magagawa sa inyo yun. Mahal na mahal ko kayo. Kayo buhay ko. Sa piling ni Aling Carmen at Mang Narding, nagmistulang impyerno para kina Elmer, Malu at Irene ang kanilang bahay. Sa paglipas ng mga araw, nadarama kong lalong naghihirap ang kalooban ni Elmer. Ngunit wala siyang magawa. Hanggang sa dumating muli ang isa pang trahedya. Na-hit and run si Irene ng isang lumalagasang kotse na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ni Elmer nang hindi iginalang ni na Aling Carmen at Mang Nardine
ang lamay ng kanyang kapatid. Kape muna kayo, magparang ba? Kape muna kayo. Labi ka na sila. Doon na. Kung sino man ang nanalo dyan, yata. Elmer, wala tayong kape. Kumuha na lang kayo ng abuli kay Aling Marin. Ay, walang pera. Kinuha ni Tatay Narding Montere. Ho? Yung pera? Oo. Akin na naman! Hoy! Hoy! Yung pera! Elmer, tama na! Anong pera? Yung abuloy! Ano pinagsasabi mo? Elmer, tapal ka ng mukha mo! Hindi mo na respeto ang buro ng kapatid ko! Ha? Sinugan mo ba? Ano ba talaga gusto mo? Elmer, tama na! Ha? Ano? Noong panakitang tuluyan ng maglaho ang tatan at tibay ng loob ni Elmer, kasabay din noon ang panuro ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kailan mo ako? Ha? Si Elmer! Lagi sa kristal nito! Dito! Sa simbahan mo ito! Ipang gulang pala ako. Sa kristal na ako. Nagkatawalan ako ng ibang tao. Pati na rin sarili ko ina! Sasendo ako ng panahon para sa inyo. Sabi ko, hindi. Pagkikita nyo rin. Pagtigal ako, tama. Talaga po, hindi nyo umapayaan! Thank you.
ako nga pala. Elmer. Obon! Eh dito, inuman muna tayo. Bisa mo! Ay, kaibigan ko si Bong. Ano ka ba ha, Elmer? Wala ka nang ginawa kundi maglasing araw-araw ha. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala! Ay, papakasaya lang ako! It's a problem eh. Alam mo, Elmer, hindi yan ang paraan para makalimutan mo ang mga problema mo. Anong paraan? Magpamatay ako? Hindi na rin. Mas masarap pa mabuhay. Anong kwento naman yung buhay mo kung sisirain mo din lang naman tulad ng ginagawa mo? Hindi ko sinisira buhay ko. Nagpapakasaya lang ako. Ano mo nga? Kailan ka pa natuto mo ni Garillo, ha? Matagal na. Tama na. Uy ka na! Sumama ka sa akin! Mamaya na! Uy! Uy! Kalawatin na kita! Tara na! Mamaya na! Tara na! Mamaya na! Mamaya na! Sumama ka na sa akin! Sumama ka na! Sabi mamaya na eh! Pwede ba huwag mo pa naman? Hindi tama yung ginagawa mo, Elmer! Wala akong pakialam sa tama at mali. At wala ka lang pakialam sa akin. Kaya bumalik ka na. Baka hindi ka pa maging santo. Sige na, mas ka na dito! O kahit ko sa'yo! Sandali lang. Good afternoon. Elmer. Elmer, sandali lang iyo. Madalas kitang inaabangan dito eh. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakasama sa misa. Father naman, huwag na tayong magbulahan. Hindi-hindi na tayong magkakasama sa misa kahit kailan. Elmer. Ano? Huwag ko sisihin ang Diyos? Yun ba? Sinisihin ko! Eh, saan naman may kagawa ng lahat na to ah! Wala ka namang dapat sisihin iyo eh. Hindi mo ba naaalala ang ikwinento ko sa inyo ni Bong tungkol sa pagsubok na ginawa ng Panginoon kay Job? Si Job na nawala ng ari-arian, ng mga anak at dinapuan ng isang karimari-marim na sakit. Subalit... Hindi naman ako si Job eh! Isang simpleng tao lang ako! Ba't ba niya ako pinahirapan ng ganito? Dapat pinatay na lang niya ako! Bakit napalayo ng ganyan ang kalooban mo sa Panginoon, Elmer? Bakit? Dahil pinahihirapan niya ako! Hindi niya ako tinuturing parang anak niya! Pinapabayaan niya ako! Elmer, kailanman ay hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ikaw ang nagpabaya sa sarili mo. Anak, kausapin mo siya, magdasal ka. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Humingi ng ano? Wala na akong mahingi pa! Dahil wala na, ginawa niya ng lahat! Ni Elmer, hindi lamang sa akin, kundi maging sa Diyos. Nalulong siya sa masamang bisyo gaya ng alak at sigarilyo. Unti-unti nang nawala ng direksyon ng kanyang buhay. Pinabayaan na niya ang lahat, hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na si Malu. Ano naman saan si Elmer?
Siguro hindi alam sa mga nangyari. Lalo sinisira niya buhay niya eh. Ba't hindi mo siya subukong kausapin? Makikinig naman yun sa'yo eh. Mahal na mahal ka niya. Ano yun, Bong? Hindi na ngayon. Parang na sila ni Nanay. Pag wala nang mga gumo siya sa mga bisyo, wala na silang panahon sa akin. Ngayon si Nanay. Ngayon si Kuya. Sana na ako mag-isa, Bong. Ayoko na umasa sa kanya. Sinisira mo eh. Pero dahil sa pagpapabayaan mo sa sarili mo, pati sarili mo kapatid, napapabayaan mo na rin! Ano na lang problema niya? Makinig ka! Buntis si Manu! Gusto mo malaman kung sino nakabuntis sa kanya? Ha? Si Manu Martin! Ito, baka gusto mo, ha? Ang problema mo malaki to. Mabuksan na ito. Ano ang problema mo? Ha? Baka ito problema niya eh.
nanay na aking kaluluwa. Mailing si Mayardin, umalis si Aling Carmen sa lugar namin dahil na rin sa matinding kahihiyan. Habang nasa piitan, muling nagbalik loob sa Diyos si Elmer. Napagtanto niya ang malalaking pagkakamali niya sa buhay. Pinakasalan ko si Malu upang mailigtas siya sa malaking kahihiyan. Itinuring ko ang akin ang anak nila ni Mayardin. Natutunan ko rin siyang mahalin. Sa ngayon ay masaya kaming nagsasama ni Malu dahil nagmamahalan kami. Dahil na rin sa likas na kabaitan ni Elmer, nakalaya siya mula sa piitan. Sa naniwala ka at sa hindi, Charo, isa na siya ngayong preacher. Hindi man siya naging ganap na pari, ginugugol naman niya ang kanyang panahon sa pamamahagi ng magandang balita ng Diyos. Sa tuwing makikita ko siya ay hindi maiwasang sumagi sa aking alaala ang malungkot na kahapon. Hanggang dito na lamang at sana ay naibigan mo ang kasaysayang inilahad ko ngayong gabi. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Bong. Lagi po sana nating pakakatandaan na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Gaano ng kabigat ang ating mga suliranin. Ituring natin ang mga ito na pagsubok. Pagsubok na kaya natin magpasan. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Ang aking puso.